supplements mga tropa. So andito ako ngayon para magbigay ng para sa akin intense na workout. Around this will be around 5 minutes. Hopefully matapos ko in 5 minutes or less. Pero there is a chance kung mahirapan ako na lumag pa siya. So my workout will be right after the exercise, bibigay ako sa inyo ng ways how to make the workout easier for beginners. Okay, so let's do this. Para sa mga gusto siyang gawin, but you want to do it a little bit easier. So with your rope climbs, kung marunong gumamit ng legs, you can do it with legs. Pwede mong palitan yung 3-2-1 rope climbs ng pull-ups or chest to bar pull-ups. Yung box jumps, pwede kang lower box or step-ups. For the dips, you can replace it with push-ups. So yun lang mga tropa, give this workout a try. I'd highly recommend it. So sa akin, sobrang good workout na siya. Whole body, legs, and upper body ng workout parehas. So, sana magustuhan nyo, mga tropa. Kita ba si Wiking? Okay. So samahan nyo kami mga tropa, magmumukbang kami ngayon. Mukbangan. Hindi kami marunong eh. Parehas kami ni Sir Jed, hindi kami nanonood ng mukbang yan eh. So, what are we having? We're gonna have mission ah. We're gonna have a tuna tail. tuna tail. Chop suey. Ano ba? May English bang chop suey? So, vegetable stew with chicken. So, ayan, isa tuna with ito din, 2 servings of tuna tail. Tapos tuna jaw. Tuna pa nga mga tropa. In-air fry namin 'yan, okay? At yung may tira kaming spam kanina, so kakainin namin ni Sir Jed 'yan. Okay, meron kaming tig 2 cups of rice. What do we have here? Okay, gusto lang namin i-share sa inyo dahil maybe yung iba sa inyo gusto ng high protein. Ito, ang go-to na canned goods natin if you want high protein. Isa ang sardines sa mga pinakamataas ang protein. Share ko lang ito. Itong si Family's brand, Buchanan. Meron siyang 21 grams of protein in just... Parang weigh na rin. Eh, magkano na lang ito? Okay, mga to pa, budget, kung mga budget meal tayo dyan, ito ang go-to natin, okay? So yun lang, meron kami 2 cups of rice, in-estimate ko na yan, yung rice namin 300 grams. Okay, so mamaya input natin yan sa ating fitness app para lang alam nyo na, explain ko sa inyo na pwede tayong kumain ng carbs, ng rice, as long as hindi tayo lalagpas sa limit natin. Hindi tayo lalagpas sa calorie limit, okay? Pero syempre, first and foremost, kailangan protein ma-reach natin yan. Sige guys, tara, let's eat!
itong hirap pagka nagme-measure ka ng macros, kakainin mo na lang, pero titimbangin mo muna. So, hindi ka pwedeng kumain agad-agad. So, dyan, kuha ka lang ng ano. Ako, ginagawa ko before lutuin eh. Ah, talaga? Lagi ko na yung main ingredient. Ah, okay. Tinitimbang mo na. Oh. So, yung aking tuna, 195 grams. So, pwede na natin kainin yan. Mamaya na natin i-input. Basta kailangan i-lista natin. 195 grams of tuna. Ano to? Templado na itong tuna pangalan to. Oh, ang timpla namin dito mga tropa, ano, oyster sauce saka calamansi. Ah, so ikaw, kayo pa nagtimpla, hindi pa, hindi siya nabili na. Hindi, binili namin, wala pang timpla yan. Okay. Tapos hindi ko na pinalagyan ng salt kasi maalat na yung ano. Saka ito, yung sausawa natin maalat na yun. 195 grams of tuna is 254 calories. 54 protein na siya. 54 grams. Sarap. Ilang piraso yun? Isang ano? Dalawa. Well, ang problema dyan, medyo mahirap naman talaga maging super accurate, di ba? So, ang problema dyan, yung buntot, may buntot, di ba? I mean, yung may bone, natimbang niya yung bone, di ba? Hindi naman pure limit lang yun. So, ang pwede nyo gawin dyan, guys, ano, kung mag-ano kayo, tawag dito, kung mag-estimate kayo, it's better to overestimate than underestimate. Nga pala, mga topa, mahilig ako sa maanghang. So, lagyan tayo dito ng crushed chili pepper. First bite. Parang nakaka-conscious pala kumain nang nagbablog. Parang kay... Hindi ka pa sanay kumain sa harap ng salamin? Pagka, alam mo yun, medyo nahihiya pa ako sa mga tropa natin eh. Mga tropa, ganyan ako pag first date. Hindi ako makakain ng madami kasi nahihiya ako. Ganun? Wala akong finish eh. So first meal mga tropa, usually 6 PM pa ako makain eh. Eh, siyempre, may bisita tayo, Sir Jed. I-adjust natin ngayon. Ngayon, ang kain natin, 1 to 9. Shout out to Waking Supplements. So, BCAA ngayon ang aking inumin. So, mga tropa, kung nag-crave kayo sa anything sweet, pero ayaw nyo ng calories, consider nyo yan, BCAA. Tinikman mo na yung panga. Huh. So, kamang dito. Wala rin panga sa SM. Nahirap talaga maghanap. Doon nga kaya nga. SM, again, man. Kaya ano, kapag kakinain ng time natin mga tropa, masasama namin kayo mga tropa mamaya kung saan natin binibili yung tuna. Total naman eh, featured na yung tuna na yan. Ano yun yan? Mga 100 to 150 per kilo. Wala diba? Ayaw magpakain ito ah. So yung ating tuna pa nga, 130 grams. So guys, itong tuna na to, minsan di ba kasi sa app, ano, parang hindi ka masyadong confident sa ano nila, sa measurements nila, or sa pag, alam mo yun, yung kung ilang calories, macros yung nilagay nila. Ginagawa ko, nagtitingin ba ako ng, kumbaga, nagsi-second opinion ako sa Google, USDA pala. Pasensya na mga tropa, ang dami ko talagang oras na makakain. Tama. USDA nga yung basis natin. So doon tayo nagbe-base mga guys, tropa. Kapag ka hindi tayo masyadong confident doon sa measurements app. Kasi pwede naman tayo mag-input ng sarili natin doon eh. Hindi ko alam anong input ilalagay ko sa anong stir-fried vegetables. Bahala na, kuha na lang ako kay Macros, fitness pal. Nakakamera siya, tutok mo nga muna sa'yo, Sir Jed.
Stir fried vegetables. Gusto ko na kumain ng chop suey. Sa totali lang mga tropa, hindi ako mahilig kumain ng gulay. Pero pag nagda-diet ka, parang lahat sumasarap sa'yo. Taste buds mo kasi parang naghahanap ka ng flavor eh. Ang problema dito minsan sa mga yung mga naka-input na dito. Ano, wala siyang grams, usually cups. Ang hirap na i-measure ng cups. Yan nga. Tingnan natin kung ilang ounce. Kumakain ba ito? Oo, ako na. So, masasabi mo sa mga tropa natin na nahaselan na mag-measure. Na mag-measure pa. Mga tropa, kailangan ba talaga yun? Sa totohanan lang, ako, kaya ko naman nang wala yung ganyan. But for me, it helps, nakatulong. Lalo na kapag ka medyo nasa latter part ka na ng diet mo na medyo bumabagal ka na mag-lose ng weight, mas makakatulong kasi yung pag-measure para alam mo talaga kung saan ka mag-a-adjust. Minsan kasi, pag tinatansya-tansya mo lang siya, minsan, parang you feel bad na parang, uy, napadami yata ako ng kain. Para bang hindi ka mapakali? Parang ano lang, peace of mind lang yung nabibigay sa'yo pag alam mo talaga yung, hindi, I'm sure na hit ko yung target ko today. Diba? Alam mo yun, peace of mind siguro. Pero sa totohanan lang, kung necessity, kaya naman ng wala. So far, ang estimate ko dito, nakaka 900 calories na kami ng kakainin. Including the 2 cups of rice. Eh, paano naman kapag nasa labas sila kumakain? Like, restaurant, fast food. Do you advise na magdala mo rin ng... Yun nga. mga tropa... Yung mga hardcore, alam ko. Nagdadala sila mga tropa, kung katulad nyo ako na makapalang mukha, na hindi kayo nahihiya. Hindi ka ba nahihiya na? Na alam nyo yun, tingin na kayo mga tao na... Bakit nag-ano, ba't ganito to? Ano to? Ba't iitin ba yung pagkain? Go lang! Diba? Go lang, pero kung nahihiya kayo, pwede naman i-rough estimate na lang muna mga tropa. May rough estimate naman tayo, diba? Yung sa mga apps. Mm. At saka usually, kapag karasami na kayo na minimeasure yung ano, alam nyo na itsura ng dami ng food. So, sa susunod, pag wala kayong dalang pang-meso, minsan kabisado nyo na itsura ng food kung gano'n siya kabigat. Sa totohanan lang, di ba, ngayon na lang naman nauso yung mga fitness app. So, kung ako ang tanong, ano, kaya ba nang wala? Wala yan? Ano naman, kaya. Pero tingin ko may tulong din kasi talaga to. For me, ha? So, you guys, it's up to you guys. You might wanna try it. Kayo din makaka-discover din kung okay ba siya sa inyo, eh. Kasi syempre, iba-iba naman tayo ng preference. Mga tulopa, so naputol na yung isang camera natin. Buti na lang, andyan yung GoPro. Share ko lang mga tropa, hindi na pala ako nagda-diet ngayon. Yun lang. Ang ginagawa ko na lang everyday, sinusubukan ko na lang i-reach yung protein goal ko. 1 gram per pound of body weight. So yung carbs. Yung carbs and yung fats. Kain-kain lang, go lang. Pero syempre, pag napapansin ko na, parang medyo nagbo-bloat ako ah. Parang nawawala yung cuts ko ah. Gagawin ko dyan, mga susunod na days, medyo makokontrolin ko yung carbs ko. Or depende sa weight ko, pwedeng pababain ko ng konti yung weight ko. Around ano yan, mga 1 to 2 pounds a week. Pero alam niyo, hindi na ako yung hardcore na diet na very strict talaga. Hindi ko alam, guys, kung gusto ko yung gusto kong pakita sa inyo na kumakain ako ng mga sweets. Nag-cheat ako eh. Siyempre gusto ko kayong i-influence, di ba? Ba mamaya, imbes na ma-influence ko kayong eat healthier. Alam mo yun, ma-influence ko kayo sa kalokohan eh. Yung sa body transformation mo, naano mo ba yung body fat? Na... Chinek? Oo, yung before na ito. Never ako nag-check ng body fat talaga sa mga... Yung titingnan mo sa scale, di ba usually? Mm. Basta tinitingnan ko lang yung weight ko. Yung gano'ng kalakas yung strength sa workout. Sa pangatlo, yung itsura ng katawan. Pag tumingin ka sa mirror, yun lang.
So eyeball check lang talaga. Oo, oh, ganun lang. Well, so yun mga tropa, ang total ng kinain natin ngayong lunch or first meal of the day. 900 grams. Ngayon, ngayon that I'm not dieting anymore, trying to alam niyo na lose fat, lose weight. Ang sineset kong calories sa aking sarili ay 3,000 calories. So meron pa tayong natitirang ganyang meals. Ilan na to? Ilan na to kinain mo ngayon? 900. Halos magkasing dami lang tayong kinain. Ay, hindi tinira mo itong isa. So, that's it mga topa. Hopefully na-enjoy yung mukbang namin. See you later. Mamaya, tuturo namin sa inyo kung saan namin binili yung mga tungtunan na to. At maybe i-share ko rin sa inyo kung ano yung mga supplements na ginagamit ko. Kabilang na itong iniinom namin ngayon na BCAA. Sarap siya. Yes, so naman. So that, siyempre, damihan mo yung water usually. Kasi matamis yan eh. But it has no calories. So artificial sweetener. Tapos madaming ice. So yun lang mga katropa. Biceps out.